la indignità di Piguanan. Sapag lagaday sa sabay mata. Sinabol ng mga balita, balitang probinsya gidala sa Metro Manila. Mga sariwat lakas ng mga balita gikan sa Kabisayan ug Mindanao, ang broadcaster ng isla di probinsya ng buong Pilipinas, si Rolo Mina. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Just begun. Thank you.
rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Pinas Live ang issue ngayon. Issue ngayon. Magandang umaga po sa aming suging tagapakinig sa programa ni Papa Earl. Ang Willie Colvinas Live, ang isyo ngayon, the morning edition, ang nampalatuntunan ang isyo ngayon ng Philippines. Isyo ngayon. Happy listening mga sa ating mga trupang bista throughout the world, lalo na dyan sa may bandang Chicago, Illinois. Sa katawan ni Mr. and Mrs. Elmo Pastoran, maging dyan sa may Maryland, USA. Tayo po'y nakikinig sa programa ni Papa Well, ang isyo ngayon, broadcast live mula sa Lungsod Pasig, Ortigas Complex, Manila, Philippines. Happy listening mga sa ating matrupang bisdang na nandito na ngayon sa Kalakhang, Maynila. Sila po'y nakipagsampalaran sa mundong ibabaw. Ika nga habang may nabubuhay, tayo po'y may pag-asa. Ika nga hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa dahil ika nga kapag ika'y nabubuhay na ika'y malusog, ay talaga nga marami ka pang ambisyon na dapat mong tuparin, kapatid. Yung ating mga avid listener dyan sa may bandang San Pedro, Laguna, happy listening, happy watching. Kami po ay napapanood sa aming pong Facebook Live, the morning edition of the radio program of Papa Well Radio Show. Dyan sa may bandang Cavite, magandang araw po sa yung lahat dyan. Medyo ang ating pong umaga ay talagang mayroon pong kaunting ulan mga kapatid. Mabugso-bugso po yun, biglang bumuhos, bigla namang tumigil. Kamakailan lamang kanina mga bandang Alas City, si Papa Will ay biglang binuhusan ng malakas na ulan dyan sa may bandang Pasig area. Ating mga avid listener dyan sa may bandang Balinsuela, Karuhatan Balinsuela, happy listening, happy watching. Kami po pwede niyong dalawin ang aming pong fan page. Papa Well, ang isyo ngayon dyan sa Facebook at napapanood po ninyo ang programa ni Papa Well. Dati po mga avid listener, bandang Balintawak area, happy listening, happy watching sa katawan ni Mr. Lito Sonico, maging dyan sa probinsya ng Cebu. Kanila dyan sa mga BOI grupang trupang bandang Custom area, dyan sa trupa ni Kuya Dudski Bakat, happy watching sa aming pong Facebook Live. Speaking about Facebook Live, yung ating social media, Miss J, ay talagang malayo na po ang nararating ng ating pong teknolohiya sa panahon ngayon. Dahil po dito sa mga nag-iibang provider, mayroong provider na magandang magbigay ng kalang servisyo, mayroon namang provider na mabilis pang gumapang ang pagong. Happy listening dyan sa may bandang Ilocosor, dyan sa ating mga trupang mga Ilocano, bandang Ilocosor, Ilocos Norte. Diyan sa katawan ni President Architect Chris Leonic, isa sa President Chapter ng Law Enforcement Riders Association of the Philippines, naimbang aldaw yung amin manong kinmanang, kastatmit karagiday, apong mga babakit kinlalakay, diyan sa may lugar mismo
ni Gobernador Amy Marcos na kung saan siya po ngayon ay pinaulanan ng kalaban, pinaulanan po ng demanda sa Supreme Court. Yan mga kaibigan dyan sa may bandang Bicol Naga, mayroon kayo na obdo sa Ilocabos mga tugang. Salamat sa Ilocabos. Mga tugang kong mga Bicolano, happy listening. You're watching the radio program of Papa Well, the Willie Culminas Live, ang isyo ngayon. Unang salbo yung mga maiinit na isyo na hanggang ngayon ay patuloy na tinalakay ng loob ng Duterte government, maging dyan sa kanya pong mga kalaban, yung kanyang mga kritiko, na hanggang ngayon ang bansang Pilipinas ay hirap na hirap makahon sa kahirapan, buhat ng ang kanyang mga kritiko ay walang ibang ginagawa kundi ang putaktihin ng paninira yung presidente ng Pilipinas. Ang hirap sa iyan, mga kalaban ng Duterte government ay talagang lahat ng kilos ng presidente ay hinahanapan nila ng mali kapalpakan para masisira si President Duterte. Kapag nasisira ang ating Pangulo, buong Pilipinas po yan kapatid ay bagsak ang ekonomiya. Ito po ba ang gusto ninyo mga kaibigan, kayo mga hinayupak, mga membro ng Liberal Party? Aba, dito pinapakita ng ang buong mundo, lalo na sa bansang Pilipinas, ay talagang nagkalitsilit sila dahil sa mga iyan, yung mga namumuno, yung mga dating leader na ngayon po'y nagpapasa sa kanilang kayamanan, ha? Nagpasasa sa kanilang mga naimpok na kwarta mula sa ating mga taxpayer. Ang hirap sa mga nakaupo nung unang panahon, ang pinagagawa nila mga kapatid ay sila ngayon yung umaatake sa bagong administration. Samantala, nung sila ang nakaupo ay walang umatake sa kanila. Dahil bakit, Papa Will? Sila po ay bayad na mismo yung leader na namahala nung nakalipas na administration. Ang kasabihan ng madlang people na ika nga, paano tayo magkaroon ng unity, ang mga nawalan ng kita, ang mga nawalan ng koleksyon sa nakalipas na gobyerno ay sila ngayon yung mga umatake, yung present administration sa kapangyarihan ni Duterte government. Ito ngayon nakaambang na ipinapail na kaso against ni former President Aquino. Ito pong pagpail ang kaso ng kanya pong mga nasaktan. Ito po ay nakaambang na yung kaso ni mismo ni former President Aquino, Binigno Aquino III. Ang sagot ng madlang people, saan po ba ito dadalhin, Papa Will? Samantala, yung pong hippie dyan sa ombudsman, si Aling Kunching, ay isa sa mga tawan mismo ni President Binigno o former President Binigno Aquino III. Ito po ba'y magkaroon ng kalutasan, magkaroon ng kasagutan, yung mga nangyaring Sub 44? At yung iba pang mga nangyayaring karumal-dumal na krimen, maging dyan sa kanyang administration, yung nakawan ng pera, nakawan dito, nakawan doon, at ang mga pera ng bayan at yung ibang mga koleksyon mula sa ibang bansa ay hindi na mahaginap dahil iyan ay pinaghati-hatian na ng mga yung mga alipuris mismo ni Aquino. At yung mga alipuris ni Aquino na ngayon, ang iba ay nakaupo. Nariyan na po yung Liberal Party. Andiyan na yun si Senador Trillanes o Senador Sunny Trillanes o Trillanes o ano pa man. Andiyan po yung si Senador, ha? Senador Haunted Virus. Ha? Andiyan po yung si Drilon.
nandyan si Congressman Calvo Alejano. Sila po yung mga umatake, paninira ang tanong ng madlang people. Yun po bang mga nangyari nung kayo ang nakaupo? Ano po ba ang inyong pinagagawa sa bansang Pilipinas? Nabawasan po ba ang korupsyon o nadagdagan? Ang drugs po ba ay nahuhuli ba? May pinapatay ba kayong mga drug lord na nagtitimpla ng shabu, mga drugs yan sa loob ng bilibid na Muntinlupa? Ang mga protektor po ba ay nahuhuli? Yan po ay hindi nahuhuli. Buhat ng kayo po ang nandyan sa likod ng karmal dumalak katarantaduhang pinagagawa niyo sa madlang people. Ang sagot niya ang lumang-luma at ang kanyang mga mata'y malaglag. Banaan mo sa kanyang mukha ang kahirapan. Pag-apot siya sa mga daan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Wilhan Builders and Home Space Design. For contractor need call 984-0872. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSC Dental System Incorporated, ang exclusive distributor ng murang dental chair sa Pilipinas. Call 984-0872. Dahil pantawid pamilya, member ako ng DSWD, panatag ako at ang aking pamilya dahil alam naming sagot ng PhilHealth ang gastusin sa pagpapa-ospital. Tama ka dyan, Mrs. Siguraduhin din na PhilHealth accredited ang pasilidad na inyong pupuntahan. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Tawag na sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Sa wakas, pasok na tayo mga senior citizen sa programa ng PhilHealth. Magagamit na natin ang benepisyo kapag na-ospital. Paano tayo magiging miyembro? Ibibigay ng OSCA ng ating munisipyo ang listahan ng senior citizen sa PhilHealth. Ang OSCA ang magbibigay ng PhilHealth ID at MDR sa atin. Paano kung wala pang ID o MDR? Pwede pa rin mag-avail ng benepisyo basta't may senior citizen's ID. Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Open Gangnam Style. Issue ngayon. Ayan, kayo po'y patuloy nakinig sa programa ni Papa Will at Willie Colinas Live. Issue ngayon, broadcast live mula sa Lungsod Pasig, Ortigas Complex, Manila, Philippines. Now, morning edition of the radio program Papa Will, Willie Colinas Live, ang issue ngayon. Pag-usapan pa rin natin mga kaibigan yung mga maiinit na isyo dito lamang sa programa ni Papa Will. Ang isyo ngayon dito sa problema dyan sa may bandang Artaytay Rizal. Yung po mga problema dyan about pa rin sa druga mga kapatid. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi maubos-ubos yung mga bintahan ng droga? Marami tayong mga nakakausap kamakailan lamang mga kaibigan dito sa probinsya ng Rizal. Talaga ang mga na-involved dyan sa droga ay isa-isa po yung pinapatahimik. Sino nga ba ang pumatay? Iyon ang mga tanong ng madlang people. Aba, malalim na katanungan kung sino nga ba ang pumatay. Ang bansag ng tinatawag na EGQ o itong ibang mga grupo na tinatawag na Davao Death Squad o ano pa man, hindi nahulaan ng madlang people kung sino nga ba ang pumatay sa mga na-involved dyan sa druga
lalo na itong mga drug addict o itong mga drug protector. Ito pong tinutukoy ni Papa Will yung bintana ng Shabu. Diyan lamang sa probinsya ng Rizal, buong Rizal mga kaibigan, yung pong tinatawag ng Palipulo. Ito po yung galit na galit dito si Pres Duterte, itong si Tatay Digong. Galit na galit dito sa mga ibang mga kapulisan na sinasabing ito'y palit ulo. Ito po kapag ang isang pulis ay nakahuli, ang mangyari po dyan ay hindi po yan nila basa-basang ikulong. Ang ginagawa ng mga pulis na mga pasaway ay pinagbibinta nila ng shabu. Kapag nakapagbinta nila ng shabu, ang isang nagtutulak na simpleng addict, kapag nakabinta ng shabu, magsusumbong kagad si isang pulis na nag-uutos na yon sir, yung po ang may-ari dyan ng Mercury Drug Store o anong drugs o anumang mga establishment, bumili po yan sa akin ng shabu. Ang ginawa ng ibang mga talagang pasaway na kapulisan ay huhulihin nila yung mga may-ari ng establishment na nakabili ng shabu. Doon na pumapasok yung bayaran, ito pong parang nagiging hold up o kidnap na ang pinagawa. Kapag ikaw ay hindi luluwa ang daang libo mo, tuluyan kanila. Kaya ikaw ngayon dahil nahuli ka, luluwa ang iyong daang libo at hindi pa nakontento yung mga tirador na pulis, pati asawa mo kapag nakikita ang ginagawa nila ay pati asawa mo ay kanilang bibit-bitin. At ito po'y lumabas noong nakalipas na ilang buwan mga kapatid, itong mga ginawang palit ulo. Ang nangyari po dito, dahil order sa itaas, o order man kung sino nag-order, ang mga pulis na mga pasaway, talagang sila din ay pinapatay. At sino nag-uutos para patayin yung mga pulis na mga pulis sanggano, pulis utak pulburon, pulis utak demonyo, ay sila-sila din ang nagpapatayan. Ang mga adik, pinapatay ng kapwa adik. Ang mga pulis ay pinapatay din ng kapwa pulis. Dahil sa kanilang pagka-involve ng iba't ibang klaseng krimen, sila din ang nagpapatayan. Kaninong order para ikaw ay likidahin? Ang pinagbinta nga na naman dito ng Liberal Party ay mismo naman si Tatay Digong. Ito po sa involvement ng drugs, mga kaibigan, iyan ay hindi iyan maubos-ubos hanggat hindi matapos-tapos, hindi mamamatay yung mga kapulisan na involved sa pagbibinta ng shabu. Kapag iyan ay mauubos na sila, titigil, tatahimik ang buong kapaligiran dahil wala na yung protector at wala na yung tinatawag na attack and collect para lamang magkaroon ng limpak-limpak na salapi itong mga pasaway na pulis. Ito lalo na yung pulis dyan sa may bandang Pasig. 28 years of service, Pioto pa rin. Aba, hinayupak, walang iba dyan kundi si Pioto Arturo Blanza na nasayan dyan sa Inser Pio. Hanggang ngayon, siya po ay nasayan sa holding unit ng kampo ng Camp Diwa Bikutan. Yung mga ganyang pulis na mga tarantado't utak mayabang. Aba, mayabang kayo dahil may baril kayo. Ang hirap sa inyo, pati tsapa nyo, ginawa niyong pananakot. Kung nagkataon ang mayroong baril din ang inyong tinatakot, ay talagang magpapataya na kayo. Puso, sabay-sabay natin, palit ang tuntunin, makakamit na ng bansa. Pre, magkinamot na yung magkaon. Karoon nga po, pre, nami. Magkutsara nami. Oh, ano ba rin na magnood, pre? Madala rin mo nagkinamot ang linyong gawin.
kong puto? Hey, how much is your puto? Hi, maraming puto ha, sir. Kining pula o kining puti? Kinsala isog dire, ha? Kinsay isog anig lugar, ha? Tay, sabay inong tulo, manong isog mga ka. Ano, magbuot ka? Si Kinsala mag-iay ka, we. Tulis ka mga lipay, ano, saan di problema? Aw, wala man, sir. Nangita lang ko, sir, baog na isog dire. Kaya akong ipadakop ni mo. Contractor need call 984-0872. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DSC Dental System Incorporated, ang exclusive distributor ng murang dental chair sa Pilipinas. Call 984-0872. Open Gangnam Style. Issue ngayon. Kayo'y ay nakikinig sa programang Willy Cunha's Last Issue ngayon. Kayo'y ay nakikinig sa programang Willy Cunha's Last Issue ngayon. Kayo, maglingaw-lingaw ta. Talk to Papa Win, our love problem expert. Problema ka ba sa jowa mo? Si Papa Win ang bahala sa'yo. Sa maglingaw-lingaw ta. Talk to Papa Win. Lungsod Pasig Ortigas Complex, Manila, Philippines. Pag-usapan natin mga kapatid, dito pong mga nangyari ngayon sa Calacang, Manila. Ito pong pagkakaroon ng panibagong batas na ibinaba ng LTFRB. Dito po, address po ito sa lahat ng mga nagnegosyo ng mga Uber, maging itong Grab Taxi. Ito po nangyari pagbaba ng bagong batas na lahat ng mga involved sa pagnegosyo, pagmamaniho ng Grab at Uber Taxi ay hanggang July 26 na lamang kayo yung mga walang prangkisa. Dahil sa kalaman ng madlang people, ito pong pagbigay ng prangkisa ng LTFRB ay more than 3,000 unit lamang po ito. Subalit natapuat marahil bakit nga ba marami pong mga Uber at Grab Taxi na nakipana sa Calacang, Manila. Kung pansinin natin yan mga kapatid, ito pong Metro Manila ay ubod ng traffic kung ating ibalik ang 5 taon na nakalipas. Isa din po ito mga kaibigan ang nagpapatraffic dahil po walang control yung ating gobyerno dito po sa mga nagnegosyo ng Uber at Taxi. O ika nga Uber at Grab Taxi kung saan involved po. Di umano ang unang lumabas na pangalan ay involved po yung pangalan mismo
ni former Senador Marujas. Kanina din itong tinatawag na unang paglabas ng grab o maging over ay involved po di umano ang kaniyang pangalan sa pagnegosyo. Kaya pala dumami mismo yung mga unit ng grab noong panahon ng sila pa, yung former administration na nakaupo, dahil wala po silang pakialam kung ano man, ha? Kung ano man kaano kadami yung mga tumatakbo sa Metro Manila, kung gaano kadaming unit ng mga Grab at mismo Uber, kaya ito'y nagkakaroon po ng matinding traffic sa buong Metro Manila. Kapag ikay lumabas, babaybayin mo yung haba ng C5, kaibigan, ang mangyari sa'yo at talagang abutin ka ng pito-pito bago ka makarating doon sa iyong patutunguhan. Ganun po ka-traffic ngayon dito sa Kalakang Manila. Kaya ito pong pagkaroon ng bagong batas, bagong resolusyon under the agency of LTFRB sa pangunguna na kalang spokesperson o itong si kanilang spokesperson na si Ma'am Eileen Lizada. Ito pong pag-announce announce nila na itong darating na July 26, lahat po ng Grab maging Uber taxi ay hanggang doon na lamang po kayo. Kapag kayo mamimilit, mamimilit po kayong magmaniho, mamasada, ang mangyari po sa inyo ay matindi po ang parusa dahil uhulihin kayo, baka pati pupusasan kayo. Ito po ay isa sa mga tinatawag na internal cleansing dyan sa LTO, maging LTFRB. Dahil po sa dami ng mga nagnegosyo, ang tanong ng madlang people, yung mga lehitimong may-ari ng mga taxi na may linya, ito po ang una na sagasaan ng mga independent business person na nagninegosyo ng tinatawag na Uber o itong Grab. Dahil kapag ikaw lamang ay simpleng mamamayan at mayroon kang tinatawag na konting puhunan, kaya mong mag-down ng isang Toyota Vios, mag-down ka ng naayon sa iyong budget, ikaw po ay bibigyan na mismo ng Toyota Company at pwede mo lang gawing hanap buhay yung iyong unit ng Vios. At ilan libo kayo na tumatakbo dito sa Kalakang Manila. Kapag yan ay magkaroon ng tamang batas, maaring luluwag ang kasadahan ng Manila dahil isa din kayo sa nagpapadami ng traffic dito sa kasadahan ng Manila. At atensyon din po dito sa mga lehitimong taxi driver. Ito kayo, matarantado kayo. Kaya nga dami lumalabas ng mga negosyo ng Uber dahil sila po ay hindi namimili ng pasahero. Samantala, kayo ay namimili kayo ng pasahero. Aba, bakit pa kayo naghanap buhay? Bakit pa kayo nagtataksi? Ha? Kung kayo ay namimili ng pasahero, talaga nga ang ginagawa niyo kapag ang magsabi ang isang pasahero ay doon, mama, pwede. Ay hindi po pwede doon, ma'am, masyadong matrapik. Ganun po ba? Kaya itong mga bagong batas na ibinaba ng LTFRB, itong LTO, ay dapat kayo panggising sa inyo ito. Kapag kayo ay mamimili ng pasahero, dito na naman tutukan ng ahensya na kayo po'y huhulihin na kahit ano pa man, kahit saan ka man, sino ka man. Kapag ikaw namimili ng pasahero na ihatid mo sa isang lugar, nalayuan ka dahil matraffic, ay problema mo na yun dahil pairong ka ngayong bagong haharapin na kaso. Iprinda ang gamay niyo ka, arun ikitit pa inyong sa Manila. Ito na naman ang panibagong problema na hinaharap ng Zambayanan at marami na namang kukontra, marami na namang pipiok dahil sa pinalawig na mahal na Pangulo. Ito pong Marshall, yan sa buong Mindanao, ang karamihan dito mga kapatid, yung sumunod ng batas, yung batas na sinasabi naman nila na hindi naman nagkatotoong batas, dahil ang batas sa panahon ngayon ay butas na butas. Kapag si Duterte ang magsasabing batas ng martial law,
kahit sino ka man, ano ka man, ha, congressman ka lang, ha, presidente yung nag-uutos, anong batas gusto mo? Ha, batas na ipatupad ang buong Mindanao, another 60 days, o palawigin ng 5 buwan hanggang December po ito, magkaroon ng martial law dyan sa Mindanao. Ang tanong ng mga kritiko, yung totoo ka mo, yung mga puro utak ay batas, samantala naman sila din yung mga kurap, yung mga pumalag sa martial law, di o ano, ayaw nila ni FBR ng may martial law dahil walang investor. Bakit? Mayroon po bang investor, tabako, nung ikaw ay nagiging presidente, may investor ba't yumaman ba ang Pilipinas? Di ba? Ang nangyari ng ekonomiya sumagsad, parang spaghetti pababa at pataas. Ang problema ng panahon mo ay nanatiling bumaba. Ang kahirapan ng mamamayang Pilipino, naghihirap. Kaya dumami ang mga OFW, nagtrabaho sa ibang bansa, iniwan ang kanilang mahal na asawa, mahal na pamilya para lamang labanan ang kahirapan dito sa bansang Pilipinas. Ano nga bang batas? Ano nga bang sinasabi ninyo na walang investor? Hindi ba ang ginawa ngayon ng butihing President Duterte ay marami nang nakaumang na mga investor sa mga sikat na bansa na nakahandang mag-invest sa Pilipinas dahil nakita nila ang utak ni Duterte ay buo na kapag sinasabing tanggalin ang korupsyon, abat na tanggalin. Ang problema, hindi po yan asin na kapag natunaw ay maalat. Ang problema ng Duterte government, nariyan ngayon ang paghihilom, nariyan yung cleansing na tinatawag nila. Subalit, datapwat marahil mga kaibigan, napakahirap po sa isang maliit na bata, isang maliit na sanggol, na natuto pa lang, mag-aaral pa lang paano lumakad. Napakahirap po na habang isang maliit na sanggol, nag-practice na umakbang at nung natumba, pinapalo ng magulang, pinapalo ng kamag-anak, dahil natumba ang isang 6 months old na natuto gustong lumakad. Ang ginagawa ng mga kritiko ni Duterte, ganon po ngayon, puro panalait, lahat na lang mali ang ginawa ng presidente. Ano nga bang gusto niyong gawin ni Duterte? Kayong mga kritiko, gusto po ba ninyo na mag-deklarar muli si Duterte ng nationwide martial law para matapos na ang lahat ng mga problema ninyo? Dahil pag nag-deklarar, mismo siya President Duterte ng nationwide martial law, kayong mga kritiko, kayong mga dakihang leader na walang ginawa sa bansang Pilipinas, kundi ang pagka-involve nyo sa korupsyon, pagka-involve nyo sa pagbibinta ng ipinagbawal na gamot, kapag mangyari yan, kayong mga kritiko, una kayo ngayong dadamputin. Kaya sige, tira pa. Yung mga pasaway, ayan na dyan si Senador Trillanes, andyan si Hontivero, sige pa, dahil kapag mabuang yun si Duterte, dahil sa edad ng 72, aba, ang sinasabi niya, hindi ako natatakot, pupunta sa imperno, maimperno ang kaaking kaluluwa, basta lamang ang bansang Pilipinas ay maaayos bago ako mamamatay. Ang tanong ng madlang people, kayo po ba mayroong kaisipan na ayusin ang Pilipinas? Matagal na kayo sa inyong posisyon, nangyari po ba? Kundi ang nangyari, puro na lamang po kayo, kulik dito, kulik doon. Puro lang kayo, kurap dito, kurap doon. Paninira dito, paninira doon. Kapag mangyari, magkaroon ng nationwide martial law, una kayo ngayong makukulong. Ang mangyari dyan sa mga kritiko ni Tatay Digong, dahil dyan sa probinsya ng Mindanao, ay talagang hindi iyan ibaba ang pagdeklara ni Duterte ng martial law hanggat hindi malinaw, hanggat hindi matahimik ang kaguluhan dyan, hanggat hindi ibaba ang armas. Yung mga maoti group na yan ay hindi yan titigilan ng ating pong sandatahang lakas hanggat hindi kayo mamamatay, hanggat hindi inyo harapin yung parusang kamatayan. Kapag nagkataon, ubos lahat ang kriminal kasama na dito sa Metro Manila. At yung mga pasaway sa gobyerno, yung mga walang na itulong sa gobyerno, mangyari sa inyo, magiging maoti group din kayo. Thank you.
Years ago, Quincy Jones gathered an amazing group of artists and musicians to create We Are the World, written by Michael Jackson and Lionel Richie. I'm so proud to be able to share a new version of that song with a video by Academy Award winning director Paul Higgins. 2 weeks ago, we found ourselves surrounded by a dazzling array of artists of all ages, backgrounds, and genres, but all of whom share a common commitment to take action to help Haiti rise from the rubble and rebuild. As artists, we hope that you enjoy the video and join us in this rare simulcast to millions around the world as we ask you to please do more than just watch. Reach deep into your hearts and give anything you can as we have for Haiti. Sak passe, na boule. Whatever you have, no matter how big or how small, it all counts. Thank you so much. And enjoy the video. Mm-hmm.
someone somehow will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and it's true, you know, love is all we need. We are the church, we are the ones who make a brighter day and sudden start giving. There's a choice we're making. Just you and me. Sa unang panahon, magpakasal gani kalag yung lingin ang buwan, apan karong bago, lahi na. Unsa may nakalahi, anak po eh. Magpakasal gani kay lingin na ang tiyag.
tutor? Hey, how much is your tutor? Hi, maraming pituha, sir. Kining pula o kining piti? Oh, Bagukoy! Inaawas mo na magdili, madrawing na imong naong sa problema, na? Lagi ba? Ako lagi kong gasto? Papagyan pong kusugtas mong uya? Ah, dato lang kayo gasto? Ah, sige! Lugos na! Luguson? Imong mga anak! Pre, sa dato pa mi pre, magkinamot mi magkaon? Karoon nga pobre na mi, magkutsala na mi. Oh, ano na ba rin na maginood, pre? Madala rin mo nagkinamot ang linyong gaon? Balitang probinsya gidala sa Metro Manila. Mga sariwat lakas mga balita gikan sa Kabisayan o Mindanao. Ang broadcaster ng isla di probinsya. Ang buong Pilipinas si Rui Colminas. Mula sa Lungsod Pasig Ortigas Complex, Manila, Philippines. Yo pa rin nakalipas nating komentaryo mga kapatid. Ito pong malawakang pagiging itong paglawak ng magiging halos sa buong parte ng Mindanao at tatakbo na yan sa iba't ibang lugar diyan sa Visayas maging sa Kalakang, Maynila dahil ito'y palawigin ni President Duterte ng hanggang itong darating na Pasko hanggang December itong Marsyalo na kung saan ay inakinayawan ito ng mga magagaling kuno sa ating batas itong pagiging pagdeklarar ni Duterte ng Marsyalo. Ito ay saganang akin mga kapatid. Yung mga hindi gumagawa ng katarantunawan, ito pong pagiging 5 months sa extension ng martial law. Ito po ay napakaganda po ito sa mga taong walang ginawang kalukuhan. Pero dito sa ginawa ng pinapile na magiging kaso ni former President Benigno Aquino III, ito po ay minamaliit mismo ni Tatay Digong dahil mauwi daw di umano ito sa walang kahalagahan dahil ito'y maaabuso itong si former President Benigno Aquino III. Subalit itong si Aimee Marcos ay pinatakti ng demanda ng kalaban. Sino nga ba ang kanyang kalaban dyan sa loob ng Kongreso kundi yun naman si Congressman Parinias. Kaya dito talagang tapunan ng putik, tapunan ng iba't ibang paninira kapag ikaw ay mayroong katungkulan sa lipunan. Itong problema pa rin ng bansang Pilipinas, yun po ay walang katapusan, hindi ito mabigyan ng solusyon dahil po yung mga namamahala pababa hanggang barangay level ay ang mga iyan ay walang pinaggagawa, walang ginagawang mabuti kundi ang nakaupo
sa kanilang opisina at order dito, order doon kung anong utos na wala namang importante para sa buong barangay, lalo na dito sa barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Ito pong likurang bahagi ng Greenwoods Executive Village, Taytay, ay talagang heavy traffic dyan, mga kaigsunan. Dito po sa Taytay, Rizal. Ito pong haba ng C6, kung ikay, baybayin mo yung kalsalaan ng C6 mula doon sa Taguig, ikay paruroon papunta ng Taytay, sobrang pangit ang kalsada dyan. Napakalalim, puro putik na hanggang ngayon, ay hindi pa yan nagawa ng solusyon. Mismo yung Miura dyan sa Taguig, at itong mayor ng Taytay, ito po yung magsasalubong. Dahil sako po ito noong Taguig yung papuntang bridge ng Laguna Divay, ha? Ito po ay sasalubong ng property naman ng Taytay, at pagdating mismo dito sa barkadahan bridge ng Taytay, itong floodway, ay ubod po yan ng traffic na garoon ng bottleneck dyan. Ang tanong, bakit nga ba hanggang ngayon na hindi yan mabigyan ng solusyon mismo ni Mayor Jurik Gakula itong kahabaan ng C6 at papasok dyan sa Highway 2000, at pag yan ay nagpang-abot na dyan sa may Peaceport, paahan ng Barkadan Bridge, patawid papunta doon sa floodway, ay nagkaroon ng bottleneck dahil ang mga ibang mga namamahala ay walang ibang ginagawa kundi ang uhulihin nila yung pumapasok sa maling kalsada dyan sa kanya-kanyang diskarte, yung mga single motorcycle. Ayan, ibang klaseng kalukuhan na mga traffic aid dyan na naasahin ng local government. Hindi lamang dyan sa Barangay Santa Ana, tawa ni Kapitan Joey Calderon, maging ang tawahan mismo ni Mayor Jurik Gakula ay natutulog sa tabi lamang, lalo na kapag maiinit ang panahon. Ang nangyari pagdating ng hapon, bandang alas 2 hanggang gabi, mangyari dyan ay talagang ubod ng traffic ito pong Barkadahan Bridge sa pamamahala po ito ng Barangay Captain Joey Calderon at Mayor Jurik Gakula. Ano nga bang plano niyo dyan na hanggang ngayon nakatiwangwang pa rin yung bridge ng Barkadahan? Hanggang ngayon ay talagang usag-pagong ang instruktura dyan, yung construction, patigil-tigil ay talagang parang ang nangyari ay lulubog lilitaw, parang sa isang buwan, isang bisis lamang nagpakita ng pulmon ang buwan, parang ganun ang pinagagawa niyo dyan. Aba, atensyon, Kapitan Joey Calderon, baka naman kayo ay natutulog sa malamig mong opisina. Kayo natutulog, ha? Natutulog sa pansitan. Ang pinagagawa ninyo ay pinagkikitaan ninyo dyan yung mga proyekto na yan. At lalo na dito sa Kabanan C6 dyan sa Manila, Divay, papaano iyan nagkaroon ng panambak, nagkaroon ng maraming construction, maraming estruktura dyan na iba't ibang klase na lamang sumulpot yung building mula sa malalim na tubig dyan sa